Welcome back to my vlog. So ay ano, ikaw ba ay ang number mo sa GCash mo ay nag-expire? Di kaya nawala. So ang gagawin mo ngayon, maggawa ka muna ng isang account na GCash. Maggawa ka muna ng isang account sa GCash kasi yung isang GCash mo expired na ang number, di ba? Expired na, di kaya nawala. So ang gagawin mo, maggawa ka ng another GCash. Another GCash para ang laman itra-transfer dun sa bago mong GCash. Yun lang ang gagawin. Kasi yung old GCash mo nag-expired na ang number, di kaya nawala. So may laman ang ano mo, itra-transfer dun sa bago mong GCash. So itong gagawin mo, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So tayo ay mag-start na para mabilis. Let's go. Open mo yung old GCash mo ha, yung old GCash mo i-open. Open mo lang, tapos ito yung gagawin mo. Pag-open mo ng GCash mo, sa baba profile, di ba may nakalagay na profile, tapos click mo lang. Pag-click mo niyan, mapupunta ka dun sa ano, sa profile. Ayan oh. Hanapin mo yung help. Scroll mo lang pataas. Makikita kang help. So ganyan. Mayroon ka lang kunting pipildapan. Ayan. Tapos submit a ticket. Ayan sa kanan yung parang ano yan. Click mo lang. Submit a ticket. Katapos, itong ito. Kailangan yung email mo na active ha. Active email ang ilalagay. Katapos yung GCash muna bago. Yung naka-register na ngayon. Yung bago mong GCash sana ginawa, hindi yung old. Lalagay mo dyan, dyan. Tapos mobile number. Yung ano ha, yung mobile number mo na ginawa ngayon. Yung bago mong ginawa na GCash, yun nilalagay mo dyan. Tapos concern. Lalagay mo kung bakit nawala o nag-expired man o nawala, kung ano nangyari, ilalagay mo dyan. Kategory ito naman ha, ito. Ano ang gagawin mo dyan? May GCash account. Ayan, may GCash account. Sa ano kung sin kategory, may GCash account. So may lalabas, click mo lang yan. So yan, scroll mo lang. Ayan, still have pounds on my old lost SIM. Yan, kindly transfer to my new number. Yan ang nalagay mo. Itatransfer yung laman doon sa bagong GCash. Tapos ano, scroll natin pataas. Yung concern, ilalagay mo, ilalagay kayo na, kailangan naka, may ID kayo na naka-ID ha, valid ID. Picturean mo muna bago ka magawa nito. Picturean mo muna yung bago ka ID mo. Bago ka mag-ano, mag-build up. I-attach mo yung ano, yung ID mo dyan. Kung anong nakalagay dun sa luma mong ano, saka sa bago, kailangan parehas ang ano ha, parehas yung ID nyo. Ayan, what happened to your old number? Ayan. Click mo lang yan. Mamimili ka lang. Kung nawala ang ano mo, di ano, lost SIM. Pag nag-expired, expired SIM.
sa ano kasi sa akin kasi naging expired kasi ano hindi ko siya nalulundan eh. Hindi ko siya nalulundan. Yan yung expire. Ito ang ginawa ko. Expire. Yan. Tapos yung old GCash mobile number mo. Yung old GCash ha, yung nawala. Yan ang ilalagay mo dyan. Yung nawalang number o nang expired o nasira. Yung mga nasira ganun din. Yung mga nasira kasi, meron kasi sim card na nasisira eh. Di loose tip po din rin, loose tip ang gagawin mo. Screw patas. Ito naman, yung bago mong GCash ang ilalagay mo dyan. Bagong number sa new GCash mobile number. Yung bago mong ginawa, yun ilalagay mo naman dyan. Para may transfer natin, para may transfer natin yung pera mo dito sa ano, sa old GCash mo, transfer sa bago. Kailangan ba ako magawa nito, kailangan may ID ka na nakapicture na. Picture mo ID para i-attach mo na lang. Ito naman, yung amount mo sa GCash mo, ilalagay mo dyan kung magkano naiwan doon sa lumang GCash mo. Kung magkano naiwan doon, ilalagay mo dyan. Tapos i-agree mo lang yan, i-agree lang mo yan. Check mo lang yan, check. Check lang ng check. Pero bago mo lahat, pasubscribe muna mga Luds ha. Paklik bell button. Para mag-notification sa inyo mga bago kong upload. Yan, ano lang yan. Oh. Check lang yan, check. Yan. Dito naman, yun ang ID mo, i-attach mo lang. Kailangan may ID ka na naka-picture. I-attach mo lang dyan. Kiklik mo yun yung matakya mapupunta sa ano nyo eh. Sa photo. Sa photo mo mapupunta yan pag i-click mo yan. Kailangan mayroon ko naghanda na picture ng ID. Kailangan ng valid ID ha, valid ID. Driver's license, pwede yun. So yan, isa-submit na lang yan. Submit. So ganun lang guys. Ganun lang gagawin. Mga 1 hour. 1 hour to 2 hours. Matatransfer na yung pera nyo dun sa ano. Sa old GCash. Matatransfer sa bago mong GCash. So, ayun lang guys. Thanks for watching. Next time ulit. Bye-bye.